So, yung first option ko nung nagkaroon si Kimchi. Hey guys! Welcome back sa aking channel. As I mentioned on my previous vlog, ang topic natin ngayon is about sa pagdadalaga ni Kimchi. Dalaga na si Kimchi! Ajijijijiji! Inaantok na naman ang baby ko. Tignan mo, inaantok yan, di ba? Mamaya bigyan natin yan ng candy, mawawala antok yan. Nung nagkaroon siya, guys, hindi na ako nagtaka kasi nung mga nababasa ko sa social media, dinidilaan ako. Nung yung mga nababasa ko dati sa social media, pag 7 months daw talaga nagkakaroon sila ng period. So, esakto, 7 months sa si Kimchi. 7 months siya nung 16, nagkaroon siya nung September 21. So, 1 week lang after niya mag 7 months. Ayan. Nung nagkaroon siya nung time na yon, inisip ko kagad na ilagay na lang siya sa crate. And nababasa ko doon, 15 to 21 days daw tatagal yon. And, syempre, before, nagtanong-tanong na ako, Kimchi, matitilaan yung blush on ko. Ibaba ko muna siya. Nagkukulit eh. Siyempre, nag-ready na ako kung anong gagawin. So, yung mga napagtanungan ko, ang sabi, yung iba, nilalagyan nila ng pampers. Yung iba naman, nilalagay na lang daw sa crate kasi para hindi messy at hindi sila punas ng punas. So, yung first option ko, nung nagkaroon si Kimchi, ilagay na lang siya sa crate from time to time. However, kasi nakakaawa siya kasi most of the time nandito siya sa kwarto eh. Sanay siya dito kasama namin. So, nakakaawa yung tsura niya sa crate. Hindi namin siya natiis. Binilan namin siya ng pampers. Hindi yun yung naging first option ko nung nagkaroon siya because yung napagtanungan ko, parang lumalabas yung nung bumili sila sa Shopee, 20 pesos isa. Yun yung computation ko. So, medyo mahal siya. Pero, since nakakaawa nga si Kimchi, nakakulong lang siya, nakatingin lang siya sa amin habang nakakulong siya, binilan na lang namin siya ng pampers. Ganito yung pwede niyong bilhin. Parang large size yata ito eh. Ayan. Yung 10 pesos lang isa nito to sa tindahan. Pero kami, hindi naman namin siya pinapalitan everyday because hindi naman siya yung parang tao na sobrang lakas. And also, hindi niya naman 24 hours niyang suot to. Kasi minsan nilalagay din namin siya sa crate pag may ginagawa kami. Pag nilalagay namin siya sa crate, tinatanggal namin yung pampers niya. Para, yun din kasi yung time na binibigyan namin siya ng time mag-poops, mag-wiwi. Alam na kasi namin yung oras niya pag mag-wiwi siya or magpo-poop siya. Pag kukunin na namin siya ulit para ilagay sa room, isusot na namin ulit yung pampers niya para makakatungtong-tungtong siya sa kama. Kasi nakakaawa din. So, niya nga, lagi siyang belong sa amin. Kaya, yun, hindi namin natiis talaga. Binilan talaga namin siya ng pampers. Anyway, 10 pesos lang naman to. Maybe ang pinagkaiba lang talaga ng pampers ng dog is meron sigurong lusutan ng buntot. Ito kasi wala. Nalabas lang namin yung buntot niya. Tinim! Ayan, yan yung buntot niya. Okay lang naman sa kanya. Pwedeng ganito yung pampers na bilhin nyo. Ayan, oh. Yung disuot lang, parang panty lang. Garter siya. Kung tatanungin nyo ako kung nagwiwiwi ba siya or nagpupup sa pampers niya, hindi po. Pero, there was a time nung nakaraan, umaga, nilabas ko siya sa crate niya. Kasi parang past 6:30 na, hindi pa naman siya nagpupups. Paglabas ko sa kanya ng sa crate niya, sinuot ko kagad yung pampers niya. So, hindi ko ine-expect nung oras na yun, magpupups siya. As inaaktuhan ko siya na habang nakatingin sa crate niya, nagpupups talaga siya sa pampers niya. Kaya sinuway ko agad siya. Pagtingin ko, ayun, halos tapos na siyang magpups sa pampers niya. Nakakatawa talaga yun. Nakatingin siya sa crate niya. Sinara ko kasi yung crate niya nung time na yun. Kaya napalitan ng hindi oras talaga yung pampers niya noon. Sanay kasi siya sa crate niya magpups eh. Tapos nakasara, kaya nakatingin na lang siya doon habang nagpupups siya. Wala na siya sigurong choice. Siguro taing-tae na siya noon. Kung tatanungin niyo ako kung pwede bang paliguan yung puppy, actually parang 10 days na siyang hindi naliligo ngayon. May mga nababasa naman ako na pwede naman silang paliguan kahit na meron silang period. It's just that hindi lang talaga siya naliligo pa. Kaya nga hindi na ganun kaganda yung fur niya ngayon kasi nga ilang araw na siyang hindi naliligo. And also, baka tanungin niyo ako kung kailan magbe-baby si Kimchi. Wala pa po sa isip namin yon, kaya huwag na kayong magtanong.
matagal pa ang panahon, wala pa sa isip namin because syempre ini-enjoy pa namin yung moment namin with Kimchi. Sige, she will always be my baby. Kaya hindi pa pwede, bawal pa. Kumbaga sa tao is teenager pa lang siya. So baby pa, hindi pa pwede. Happy viewing po kay Johnson Mina and Edison Sunico. Thank you for always watching our vlog and sana hindi kayo magsawa sa panonood ng vlog namin ni Kimchi. Diyan, pakita ka sa kanila. Oh, gusto ka nilang makita. Mag-hi ka. Ah, diyan, naka-pumper si Kimchi. Ipapag-groom na pala namin siya sa October kasi buhol-buhol na talaga yung fur niya. No? And also, baka lang curious kayo kung nag-iiba ba sila pag meron silang period. Like, matamlay ba sila? Wala bang gana maglaro? Well, ito ang sagot. Roll over, Kimchi! Roll over! Very good! Roll over! Very good! Oh, turn around! Turn around, Kimchi! Turn around! Turn around! Turn around, Kimchi! Roll over, you need! Kimchi, ring the bell. Very good. Ring the bell. Very good. Hindi maganda o gaga. Shake hands. Very good. Kimchi, shake. Very good. O, di ba yung bay matamlay? Where's your tie? Masigla yan ba sa may candy? Ay, uy, mahulog ka! Oh.